Pagkakasunod na sinalaki ng mga otoridad ang 19 na bahay na umalipugan ng mga sindikatong nanloloko gamit ang internet. Arestado ang may 300 dayuhan sangkot umano sa krimen. Narito ang report ni Ian Cruz. Tulog pa ang marami. Abala na ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at mga miyembro ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa gagawin nilang raid ang kanilang pakay. Pasukin ang 20 kabahayan sa Quezon City, Marikina, Antipolo at Cainta, Rizal na itinuturong base ng sindikatong nasa likod ng isang malaking internet fraud. Pagputok ng liwanag, agad nagtungo ang grupo sa isang bahay sa Marikina. Ito yung dadaan kami, actually laging close. Tapos, minsan, nung time na December, kumakato kami dito. Wala talaga nagbubukas. So, inisip namin na baka yung mga tao rito nasa ibang bansa. Pagpasok sa loob ng bahay, inisa-isa ang bawat kwarto hanggang sa tumambad ang isang kwartong Animoy Call Center. Kumpleto sa mga computer equipment at tinatayang milyon-milyon ang halaga. Sunod na pinuntahan ng isang malaking bahay sa isang subdivision sa Antipolo City. Kumpleto rin ang mga kagamitan dito na siyang ginagamit daw ng mga suspect para makapanloko ang kanilang kadalasang biktima, mga residente ng Taiwan at mainland China mula pa nitong Hunyo. Hahanap sila ng mga deposit na malalaki sa mainland China, sa Taiwan, sa Macau, sa Hong Kong. Then tatawagan itong call center na to. Sabihin na tatawagan na, this is from the police station. Oh, we are investigating your account na allegedly nanggaling sa mga masamang bagay yan, like drug trafficking or other drug activities. Anong gusto mo? I-transfer mo lang sa government security account para magamit mo pa yung pera. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 300 foreign nationals daw ang naaresto, kabilang na ang mga nagsisilbing call center agent. Karamihan, may edad na 20 hanggang 30 taong gulang. In my country, I see the newspaper, have a good job, and 1 month and maybe 13,000 pay me. Mm-hmm. The boss tell me, come here only talking, telephone will make money. So I'm joining this work. In here, 3 months I can go back my country. Sa Camp Vicente Lim sa Laguna, dinala ang mga naaresto. Natiklo ang kanilang operasyon sa tulong na rin ng Chinese police na siya nag-trace ng IP address sa mga naaresto. Kabilang daw sa racket ng mga suspect, ang credit card fraud at large-scale human trafficking. Tumataginting na 20 milyong piso kada araw daw ang kita ng sindikato. Sasampahan sila ng kasong paglabag sa Access Devices Regulation Act sa Pilipinas at saka ide-deport sa kanilang bansa para sampahan ng karagdagang kaso. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting.